Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Especially sa mga kasama ko po sa Kainan sa Bahay-Bahayan, sa Klaiza Bible Study, sa El Araya Bible Study, sa Cali Bible Study, Executive Optical, Pure Gold Ayala Branch. Kamusta po kayo? At sa Forbes Park Makati ng Security Bank, kala Sheila, kala Jet, kamusta kayo? At ang ATCA Bible Study, kala Architect, kamusta po kayo lahat dyan? At sa LYS Bible Study, kamusta? At ang Atindido Realty Bible Study, and especially ang CCF Gateway Family. Kamusta po kayong lahat? I hope nasa mabuti ka po kayong kalagayan, and God willing na magkita-kita po tayong muli next month, no? O sa susunod na buwan. You know what? I miss you so much. Talaga miss na miss ko po kayo. So welcome back to our Daily Devo. Tayo po ngayon ay nasa day 32. Today is April 17, 2020. Samahan niyo po ako sa Hebrew chapter 6, verse 18 to 20. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po rito, "We who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil where Jesus has entered as a forerunner for us." So ano pong ibig ipakita sa atin dito? Kung atin pong babasahin ang Hebrew chapter 6, verse 17 to 18. So kung yun po, kung may mga Bible po kayo, tignan nyo na lang po. Makikita po natin dito na mayroon pong dalawang bagay na kahit anong mangyari, kahit ma-extend pa tong ECQ na to ng 6 months, no, kahit no umaba pa to, may mga bagay na hindi ho mababago sa Diyos. So hindi po siya affected, okay? Ano yung dalawang bagay na sinasabi po ng Biblia na hindi mababago sa Panginoon? Number 1 is God's nature, and number 2 is the God's promise. Okay? God's nature can never be changed. Gaya na sabi ko nga sa inyo kanina, yung attributes ng Lord, yung character ng Diyos ay kailanman hindi magbabago yan. Dahil ang Diyos po ay tapat, mapagmahal, sovereign, in control. Diba? Hindi ho yan mababago kahit anong bagyo o pagsubok na mangyayari. At gayon din, sa pangako po ng Diyos, no one can change the nature of God and even His promise. In other words, kung naghahanap ka ng matibay na pangahawakan o stable na sagot sa buhay, ito ang pinakamagandang pangawakan. Ang kanyang character at ang kanyang pangako. So, sabi ko nga, God embodies all truth. Therefore, He cannot lie. Yan po ang ating Panginoon. Hindi po siya nagsisinungaling. Kaya you can be sure in His promise. Our hope is secure and immovable. No, kung tayo po'y mananangan sa Panginoon. So therefore, Jesus is our hope of glory. Sabihin nga natin, Jesus is our hope of glory. So anchored your faith in God's promise. So saan natin matatagpuan yung promise ng Diyos? Sa Biblia. Kaya nga lugi ka pag hindi ka nagbabasa ng Bible. I have to read and meditate His word, dahil nandun lahat nakasulat ang pangako ng Diyos sa iyo. Kaya nga just as a ship anchored, no, hold firmly to the seabed. 'Di ba? Naka-angkla po. 'Di ba? Yung barko doon kahit anong bagyo hindi ho yung makakawala dahil naka-angkla po. 'Di ba? Yung kanya pong anchor sa seabed po. Kaya, kung wala kang pera, diba? Kung may sakit ka, at kung natatakot ka ngayon, well, I suggest, you better pray now. You better read the Bible. Because as we pray and read, diba? We seek the Lord. So the true seeker who comes to God in belief, no? God give us unconditional promise of acceptance. When you ask God with open honesty and sincerity to save, no, for your sin, He will do it. So this truth should give you encouragement. It gives you assurance and confidence.
Kaya huwag kang matakot sa bayarin mo next month. I suggest mag-pray ka na mag-pray hanggang sa ma-over ka mo yung takot mo na dinadaanan mo ngayon. Kapatid, naiintindihan kita, pinagdaanan ko rin yan. Natakot din ako. But God is faithful. Hindi niya ako pinabayaan. At ganun din, mararanasan mo to. If you continue to seek Him, diba? If you continue to seek God. Now, going back to verse 20, let me read it to you, no? Sabi sa verse 20, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever, according to the order of Melchizedek. Nakita niyo po ba yan? Tingnan niyo yung Bible niyo. Alam niyo ba kung anong klaseng pare si Melchizedek? Melchizedek has no parents or genealogy. Pag sinet niyo po, pag inaral niyo po ang buhay po ni Melchizedek, wala ho siyang genealogy. No beginning, no end. Kaya hindi siya mula sa tribo o sa tribe ni Levi. Melchizedek is the king of Salem, meaning ng Salem is Jerusalem, king of Jerusalem, and priest of the Most High God. Sabi nga sa verse 20, no, si Jesus ang ating pinakapunong pari. Ang ibig sabihin nito ay siya ang ating tagapamagitan mula sa Diyos. So this curtain hung across the entrance from the holy place of the most holy place, the two innermost room of the temple. Kung naalala po ninyo, di ba? This curtain prevented anyone from entering, gazing into, or even getting a fleeting glimpse of the interior of the most high, of the most holy place. The high priest could enter, no, could enter there only once a year. So imagine, once a year lang siya makapasok doon to stand before God's presence and atone for the sins of the entire nation. So minsan lang doon makapasok itong priest na ito, yung high priest na ito. But Christ is in God's presence at all times. Yun po yung good news dito. Not just once a year, as a high priest, as the high priest who can continually intercede for us. Yan po si Jesus. Kaya nga at times when we are lost, no, when we are lost in doubt or in despair in our waiting, let us cling unto Christ, the anchor for our souls, because He will be with us, bring us, no, to glory in His name. Kaya I challenge you today, anong kinakatakot mo ngayon? Anong kinakakaba mo? Anong kinakatakot ng iyong dibdib? Well, tara, sabihin natin sa Diyos. Lapit tayo kay Jesus because He is always, no, in God's presence as a high priest who can continually intercede for us. So let's bow our heads and pray. At sabihin natin sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon yung ating mga kailangan at maging yung ating takot. Let's bow our heads. Panginoong Jesus, tunay nga po na napakabuti ninyo. Walang kapantay ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat sa inyong mga pangako, sa inyong mga anak, na hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat, Panginoong Jesus, sa kusang pagkahandog ninyo ng inyong buhay para matubos ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa paglilinis ninyo sa amin, Panginoon, at kami malayang nakakalapit sa inyo ngayon at naidudulog namin ang aming mga kahilingan. That's why, Lord, we pray for comfort for our loved ones, our families na malayo sa aming mga lugar ngayon, Panginoon. Lord, yung mga kamag-anakan na po namin nasa abroad, Lord, yung mga kamag-anakan na naman sa probinsya, Panginoon, Lord, ingatan niyo po sila, kayo po ang magligtas sa kanila, kayo po mag-provide ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Kung sila may sakit at karamdaman, Lord, pagalingin niyo po sila, Lord God, in Jesus' name. Lord, we pray for all frontliners, Lord, who are afflicted with the virus, O God, that they would seek comfort in You as our eternal hope, Lord God. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos. We continue to lift up to You our leaders, Lord, our president, Lord, Lord, our mayors, our barangay chairman, Panginoon, our police, yung mga militar po namin, Lord, then the doctors and nurses, Lord,
that they experience your guidance, Lord. Give them wisdom, Lord. Lord, help them to feel your love, Lord God, and steadfast hope of you, Lord God, especially during these trying times, O God. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming Diyos na buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po muli sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong pananalangin together. And I hope patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita dahil nandito ang kanyang pangako at patuloy tayong mananalangin. Sabihin mo sa Diyos ang iyong kahilingan at tiyak na sasagutin niya dahil siya ang ating dakilang Diyos na buhay at siya rin yung highest priest po natin. Salamat po. God bless you all.